Congratulations sa ating lahat dahil nakapasa tayo sa agency. Limang taon ang kontrata natin sa Lebanon. Okay, so pag-isipan nyo mabuti yung inyong magiging desisyon. Ano, Tol? Mag-desisyon ka na, Tol, kasi kung hindi pa tayo aalis sa pagkakataon, Tol, mabubulok na tayo dito sa Pilipinas. Isa pa, Tol, ang dami ng sikat na banda dito. Saka, Tol, hindi lang ikaw may bituboy na pamilya dito. Meron din yan. Kung hindi ka pwede, bro, mag-desisyon ka. Pag-sabi ko muna yung asawa ko. Alam niyo namang kapapanganak lang yun, di ba? Malabo yan, bro. Sige na, buwi ka na muna. Pag-usabi mo na asawa mo. Pero tandaan mo, ha? Tatlo kami umaasa sa biyahe. Pasensya ka na. Hindi naman namin alam. Aksidente pala yung asawa mo, no? Paano ka na yan? Nahihirapan na nga ako eh. Pati ako, nawala ng trabaho. Laking problema nga niya. Naku, Mari, huwag mong intindihan yung problema na yan. May awa ang Diyos. Awa-awa ka dyan. Mars, ikaw na rin maawa sa amin. Wala kaming tutulugan ngayong gabi. Baka pwedeng makitulog muna. O eh, paano kaya? Kasi si nanay yung nasa kabilang kwarto, tapos kami naman sa kabila. Ay, huwag kang mag-alala, huwag problemahin yun. Kaya namin yan. Pwede kami na sisupa, o kaya sa sahig. Kayang-kaya yan. Sanay kami dyan. O sige, kayo nang bahala, ha? Pasensya na, ha? Ay, wala problema. Matutulog na rin. Sige, kami. Sige. Salamat, ha? Salamat. Ay, Nelson, salamat. Sige, ha? Kayo nang bahala dyan. Oo, sige. Thank you. Anong kakamay ka magiging dyan? Bulag yun, ha? Hindi ba nagugutom? Nagugutom na ako, ha? Kumaka lang. Ako rin eh. Kumaka lang siguro ako eh. Di ba may noodles tayo? Oo. Oh, lutuin mo na. Saan ako magluluto? Hindi ko lang alam dito ang dito. Mariones, pati ba naman yung pupulbimahin ko pa? Ako na nga bumili. Wala kang contribution eh. Doon sa kusina, maghanap ka ng kawali, kaldero, kahit anong paglulutuan, magkalungkat ka. Sige, maghanap na ako, Mari. Saglit lang, ha? Mariones, kalak-lak ang tao, walang laman yung utak, oh. Siyempre, pag magluluto, kaldero, kaldero ang hahanapin mo. Kaldero to, ha? Mars, eto na, ang sagot sa ating problema. Jackpot! Grabe. Ang sarap, Mars. Ang ganda ng pagkakaluto mo, the best ka dyan. Ano to, bago bang flavor to? Iba eh. Manamis na miss. Tapos sa duro may cake. Iba. Panalo. Winner? Sino kayo? Nay! Nay! Kaibigan po kami ni Maricel. Opo. Si Apple po, Tracy. Ano po ba hinahanap nyo? Ilang syllables po para malaman ko? Bilog. Bilog? Ah, bilog. Ano po kulay? Itim. Itim? May takip? Meron. Ay, yung parang kaldero? Dito ko lang nilagay yun. Dito nyo nilagay? Oo. Asa na? Nay, ito ba yung hinahanap niyo? Oh, ayan nga! Ayan ito, nga. Ito nga ba yun? Yeah. Ano po ba ito? Karinola ko siya eh! Karinola niyo yan! Oo! Sige, tuloy niyo lang yan ah! Hinahanap ko eh!
Iniiyan niyo yan, Nay. Oo, oh, wala na. May sabaw ba yan eh? Ha? Wala oh, na kayo. Oo, dyan na saan ba si Maricel? Ay, ay si Maricel, oh. Naku, kawawa naman. Damayan natin. Ano ka ba, Mari? Huwag na natin siya istorbohin. Hayaan na lang natin siya. Anong hayaan? Anong huwag istorbohin? Sino magluluto ng ulam natin? Ano ka ba, Mari? Hindi ka ba nakontento dun sa noodles na kinain natin kagabi? Ano ka ba? Huwag mo kumain noodles, noodles. I hate noodles. Galit ako sa noodles. Masakit pala lang muna ko sa noodles. Kailangan natin si Maricel para may magluluto ng malinis na ulam. Hindi mapanghi. Tara, tapos na natin. Mars. Mars, hanap ko ng hanap sa'yo. Dito ka lang pala. Oh, anong ilan mo emote mo dyan? Hindi bagay ni. Naku, Mare. Damayan natin siya. Kita mo may problema, oh. Anong problema? Realidad yung sinasabi ko. Kawawa si Maricel. Imagine, nag-aalaga ng anak. Nag-aalaga ng asawang bulat. Nag-aalaga ng matanda na umiihi sa kung saan-saan. Hindi ba ang hirap-hirap nun? Naku, Maring Maricel, huwag mo siyang intindihin. Kung ako sa'yo, lahat ng problema may solusyon. Wow. Bakit hindi ka magtrabaho? Wow! Ang galing-galing mo dyan sa magtrabaho, ha? Pagtatalboy mo si Maricel, sino mag-aalaga sa anak niya, Aber? Sino ang aakay-akay doon sa asawa niyang bulag? At sino ang mag-aalaga sa alagain niyang nanay? Kaya mo? Oh, Tomoti, wala kang nasabi dyan. Mars, bibigyan kita ng pinakamadaling solusyon na everybody happy. Pati mo, ipaampon ang nanay mo. Period. Mahal, sigurado ka ba sa decision mo na yan? Kung ako ang tatanungin, parang di ko kayang sabihin sa nanay mo yun. Mahal, ano ka ba naman? Nahihirapan na nga yung kalooban ko eh. Tsaka tignan mo yung sitwasyon natin. Pareho tayong walang trabaho. Hindi ko naman to kakayaning mag-isa. May anak tayo, oh! Baka nakakalimutan mo. Nak, napapansin ko, yung darating ako, tumitigil kayo sa pag-uusap. May problema ba? Meron ba akong dapat malaman? Nay, doon po muna ako sa loob, samahan ko ang bata para makapag-usap ko yung maayos ni Maricel. Anak, alam mo, kahit hindi ka magsalita, nararamdaman kita. Mabigat yan, di ba? Ano ba yun? Nay, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Pero, hindi ko na po kayo kayang alagaan. Anong sabi ng Kuya Arthur mo? Nawalan ng trabaho ang kuya, Nay. Oo. Pasensya ka na, Maricel, ha? Kasama kasi ko sa na-layoff. Nagbawas ng empleyado ang kumpanya namin, eh. Yung budget ko dito, eh, sakto lang para sa paghahanap ko ng bagong trabaho. Kaya, ikaw munang bahala kay nanay, ha? Magpapadala na lang ako pagka nagkapera na ako ulit. Sige, sige. Han,
Hanggang ngayon ba, ikaw pa rin inaasahan ng mga kapatid mo sa kanilang magastusin? Hindi naman ganun, Han. Na-aksidente kasi yung asawa ni Maricel. Nagkaroon ng temporary blindness. Tapos may maliit pa silang anak. Si nanay na, sa kanya pa. Uy, anong gagawin mo? Ipapadala mo lahat ng savings natin? Paano tayo? Baka akala nila nagpapakasarap ka dito sa Japan. Alam ba nilang nawalan ka ng trabaho? Oo, sinabi ko na. Diyan ka na nga. Higin na muna yung kabubunganga mo. Ano sabi ng Ate Ronan? Nay, mahirap ang buhay ng Ate Rona. Sino na naman yan? Si Maricel na naman? Ano daw problema? Eh, si Nelson daw na aksidente. Pansamantalang di makakita. Gusto nila, dumito muna si nanay sa atin. Ha? Rona, kakarampot lang ang kinikita natin. Kulang pa sa pag-aaral ng mga anak mo, apat yun. Tapos magdadagdag pa tayo ng isa. Eh, anong sasabihin ko kay Maricel, Nilo? Wala na ba tayong magagawa, Nilo? Sa ngayon, wala pa, Rona. Sige, sabihin ko kay Maricel, huwag na munang dalhin dito si nanay. Ano ang desisyon mo, na? Nay, ipapaampun ko po kayo. Tila di na kayang malampasan. Sige, papayag ako. Kung iyan ang ikagiginhawa ng pamilya mo. Pero huwag makakalimutan dalawin sa bahay ang punan, anak. Mamimiss kita. Mamimiss sa punan. Patawarin niyo po ako. Kung hindi lang naubo tayo sa ganitong sitwasyon, hindi ko kayo papaampun eh. Kaya ano niyo eh. Mag-iipon ako. Bukod po ay ulit sa ampunan. Maricel, Nay. Upo po muna kayo, tatawagin ko lang po si Miss Leia. Sige po, sir. Maraming salamat po. Mrs. Maricel de la Cruz. Oh, kumpleto na po ang inyong dokumento. Pwede na pong pirma ng waiver. Maraming salamat po, Miss Leia. Ang araw po ng dalaw ninyo sa inyong nanay ay tuwing Sabado at Linggo. Alas 8 po na umaga hanggang alas 5 lamang ng hapon. Inay, kumusta po kayo? O, huwag po kayo mag-alala. Magiging masaya po kayo dito. Si LJ na po ang maghatid sa inyong magiging kwarto. Maraming salamat po, Miss Leia. Nay, hindi po ako nagdesisyon ng ganito dahil nabibigatan po ako sa inyo. Ginawa ko lang po to kasi una para sa kalusugan niyo po. Alam ko na mas maaalagaan nila kayo dito. Pangalawa, para makapagtrabaho po ako ng maayos. Mag-iipon ako, Nay. At kukunin kita ulit dito. Nak, hindi mo na kailangan paliwanan. Naintindihan ko. Naunawaan ko lahat. Lagi mong tatandaan. Kapag wala ka ng masulingan,
ilaga ko sa Panginoon. Ang lahat ng iyong kabalisahan. Dahil siya ang nagpapagaling. Siya ang sumusugat. Siya ang pumapatay. Siya ang buhay. Hindi malayo. Ang solusyon. Alat ng mga bagay. Singlapit ng tuhod at ng hinaingan kalooban nawawala ng pag-asa dito sa mundo naghahanap lingap at saklolo pumasok ka sa iyong silid at kausapin ang Diyos ng pag-ibig ay sambahin ilapat mo ang iyong pinto at manalangin at ang pangalan niya ay sambitin. Hey Maricel, sumama ka sa akin mamaya. May konti ka nahandaan. Birthday kasi ng kapatid ko eh. Naku, pasensya ka na, Mira. Hindi ako makakasama sa'yo ngayon eh. Mm-hmm. Alam mo naman yung sitwasyon ng pamilya namin. Tsaka pupunta pa ako sa second job ko mamayang 4 PM. Hmm, ganun ba? Ikaw bahala. Magandang umaga po, Aling Krising. Aling Krising, balita ko po hindi na naman kayo kumain. Nahihirapan po ang ating mga caregiver. Baka po bumagsak ang inyong immune system kung lagi kayong hindi kakain. Baka po magkasakit pa kayo. Hindi ba tumatawag si Maricel? Yung mga anak ko, hindi ba sila dadalaw? Hindi ba nila ako namimiss? Abala lang po sila. Hamo po, tatawagan ka din po nila. At nag-iipon po ang anak ninyong si Maricel para po masundo na kayo dito. Nakalimutan na ako ng mga anak ko. Si Maricel, nangako siya, dadalawin niya ako. Matagal na panahon na yun, makikita kami. Hindi nga ako mahal ng mga anak ko. Siguro, patay na ako. Tsaka lang sila po. Naku, Aling Krising, huwag niyo pong sabihin yan. Hamo po. Para po mapanatag ang inyong kalooban, tatawagan ko po ang inyong anak na si Maricel
Ang gawin po ninyo muna ngayon, kumain po kayo. Magpalakas po. Malay niyo po, isang araw, sunduin na po kayo ng inyong anak. O, hindi po ba ang saya-saya noon? Darating na ang inyong anak. O, halika na po. Kain na po muna tayo. Ito. Good morning po, Miss Leia. Pasensya ka na ha, kasi kaya ako napatawag. Nag-aalala na kasi ako sa iyong nanay. Ano po bang nangyari kay nanay? Wala pa naman sa ngayon. Kaya lang, kung patuloy siyang hindi kakain at saka liliban siya sa pag-inom ng kanyang mga vitamins, ay... Hindi malayong baka siya magkasakit. Ah, ganun po ba? Eh, ano po bang mabuti para kay nanay? Siguro, mas maganda kung madalas na dadalawin mo siya. Eh, pasensya ka na ha. Kasi alam kong... Abala ka sa iyong mga ginagawa sa paghahanap buhay mo. Kaya lang, very low ang kanyang moral. At lagi kanyang hinahanap sa akin. Sige po, sa susunod po na day off ko, pipilitin ko po na madalaw po si nanay. Aasahan ko yan ha, Mrs. De La Cruz. Salamat. Masal po. Ayan. O, tsaka medyo... Masarap ba yan eh? Ito yung sa akin, Doktor. Ah, napakaayod na dyan. Ito. Pagpabata ito, Dari. Ito. Tulungan na natin para. Sarap ito, ha? Sure ba? Opo, masarap. Magkano ito? Magkano na ito? 140 po. Alam mo, ha? Oh. Yung sobra sa inane, ha? Okay ka lang ba? Oo naman, okay lang ako. Alam mo, lahat ng mga bagay, mahirap yan sa simula. Pero kung... Okay lang ako, sabi ko, diba? Huwag ka mag-alala. Huwag mo kong alalahan. Magagamay ko rin ang lahat. Kumain ka na ba? Ah, oo. Kumain na kami sa opisina. Kamusta kayo ni Marlene? Okay naman ba kayo dito? Mahirap. Pero
Sabi mo ha, sa umpisa mahirap, diba? Hindi tulad dati, natutulungan ako ni nanay. Sige, magbibilis lang ako. Han? O, bakit? Kasi ka na kung hindi kita matulungan. Alam ko kung pawid ka sa trabaho. Ano? Magdadrama ba tayo dito? Okay lang ako. Sige, magbibilis lang ako, ha? Magandang araw po. Magandang araw po. Opo, okay. Nadalawin ko lang po si Nanay Christine. Si Nanay Christine? Okay. Hindi po pa kayo na tawagan ni Miss Leia? May sakit po kasi ngayon si Nanay Christine. At nasa isolation room po namin siya ngayon. Ano po? Ano pong sakit ni Nanay Christine? Na-diagnose siya ngayon na merong tuberculosis with pneumonia. Hindi ko po ba siya pwedeng masili po kahit sandali lang? Pasensya ka na. Yun ang kabiling-bili na ng doktor eh. Hindi siya pwedeng dalawin pansamantala. Ganun po ba? Pwede pong okay, bigay na lang po ito sa kanya. Sige. Nakakarating. Maraming salamat po. Salamat. Minsan nalilito, walang masulingan. Puso'y lugmok sa kabalisahan. Sa mga pag-iisa ay nahihirapan. Tigib ng hinaing ang kalooban, nawawala ng pag-asa dito sa mundo. Naghahanap lingap at saklolo. Pumasok ka sa iyong silid Diyos ng pag-ibig ay sambahin. Ilapat mo ang iyong pinto at manalangin. At ang pangalan niya ay sambitin. Panginoon, patawarin po ako sa mga pagkakamali ko. Nakikipusap po ako sa iyo, Ama. Tulungan mo po ako. Ikaw na po ang bahala sa amin. Sa Diyos na may lalang ka tumain. Tagal ko na hindi nakikita eh. Kayusan yun na lang. Kahapak naman. Mga tol! Uy, okay, tol! Ano, kamusta ka na? Ayos naman. Ito, awa ng Diyos. Nakarecover na sa pagkawala ng paningin ko. Ayos. Salamat sa Diyos. Sana napatawad niyo na ako. Okay lang yun, tol. Mahalaga. Ligtas tayo. Bakit? Di ba kayo natuloy? Hindi eh. Hindi na. Eh, wala kasi kaming mahanap na kapalit mo. Pero alam mo, tol, kung natuloy tayo doon, baka isa na tayo sa nasabugan doon, gawa ng gera ngayon doon. Okay. Salamat sa Diyos. Kaya, ang mahalaga, magkakasama tayo ngayon. Wala nang bitawan to. Forever to, tol. Jamming na tayo. Kung lalapit taglay, pananampalataya.
Nagsisising diwa, may pagluha. Di ka mabibigo sa iyong pagsamo. Mararamdaman sa iyong puso. Birthday happy po. Birthday po, Nay. Salamat. Sana mapagdamutan niyo po yung munti namin nakayanan. Hindi naman mahalaga ang handa. Ang importante, nandito ka at kayo lahat. Salamat. Salamat sa Diyos. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y ang sumusugat at ako'y ang nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Deuteronomio 32:39. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin. Awit 37:5. Bigkasin ng puso, salihin. Noon pakilala lahat mong panindim. Sa Diyos na may lalangkah, sana po ay nagustuhan ninyo at may natutunan kayo sa ating latest upload. Don't forget to SLS! Subscribe, like, and share. Salamat po!